At kaugnay pa rin ang bagyong Karina, kumuha tayo ng update sa panahon mula kay Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Magandang gabi po, Binibining Torres, Maan Makapagal ng PTV Ulat Bayan. Yes po, magandang gabi po sa inyo, Ms. Maan. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ma'am, binaha ang maraming lugar sa Metro Manila at Northern Luzon ngayong araw. Ganitong pag-uulan pa rin ba ang mararanasan sa mga susunod na araw? Kumusta na po yung bagyong Karina? At anong mga weather conditions ang makaapekto pa? Yes po. So, unahin po muna natin yung latest dito sa binabantayan natin na si Bagyong Karina. Based po sa ating latest tropical cyclone bulletin, as of 5 p.m., yung location or sentro nitong si Bagyong Karina, as of 4 p.m., mahiuling namataan sa layang 325 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. At bagyong lumakas po ito, nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot na 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 185 kilometers per hour. Saka sa lukuyan po ay bumilis din yung paggalaw or pagkilos nitong si Bagyong Karina sa direksyong Pahilaga or northward sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil sa patuloy na epekto nitong binabantayan natin na bagyo, nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, samantalang signal number 1 naman ay nakataas sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Patanan sa eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. Base po sa ating rainfall outlook at sa latest weather advisory, asahan po natin hanggang bukas, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ay makakaranas ng malalakas na mga pugulan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, at Batangas, pati na rin sa Occidental Mindoro. Kaya patuloy pong pinag-iingat at pinaghahanda yung ating mga kaubayan sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng malawakang mga pag-ulan. Samantala sa mga susunod na araw hanggang sa darating na Friday, ay asahan po natin magpapatuloy yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero inaasahan natin by Thursday ay hihina na po yung mga pag-ulan kung ikukumpara po sa mga pag-ulan na mararanasan ngayong Tuesday pati na rin ng Wednesday. Kailan po lalabas itong bagyong Karina ng ating Philippine Area of Responsibility? Yes po, so base po sa ating latest forecast track, inaasahan natin na possible na maglandfall po muna ito sa may area ng or northern portion ng Taiwan at possible na lumabas po ito ng Philippine Air of Responsibility Wednesday ng gabi po or Thursday ng umaga. Sa Metro Manila po ay makailang ulit itinaas itong orange alert. So hindi naman po kaya umabot tayo sa red alert sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, actually, yung pinakamalakas na mga pag-ulan na mararanasan natin is around this day. So Tuesday po talaga yung in-expect natin na peak na epekto nitong habagat. Although inaasahan po natin, magpapatuloy po yung mga pag-ulan hanggang bukas, pero hindi po siya aabot na nasa in heavy to intense na mga pag-ulan. Possible po yung heavy rains or moderate to heavy rains dito sa Metro Manila area bukas. So dahil medyo may pagka-saturated po yung mga kalupaan natin and kung hindi po or tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan, posible pa rin po yung mga pagbaha, kaya patuloy pa rin po yung pag-ulan. Eh yung mga dam po natin, nadagdagan din po ba ng tubig dahil sa mga pag-ulan? Yes po, based po sa ating latest dam update, nakita pa naman po natin yung water levels ay nag-increase or dumagdag po yung mga water levels natin sa ating mga dam. So kahit pa paano may contribution po yung mga maghapon or mga tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa malaking bahagi po ng Luzon. Yung paglalayag po ba sa karagatan at pagpalaot ng ating mga mangisda, ipagbabawal po ba lalo sa mga nakataas yung signal? Yes po, lalong-lalo sa areas po nakataas yung tropical cyclone wind signal, makipag-coordinate po tayo sa ating kanya-kanyang Coast Guard stations. Pero based po sa ating latest gale warning, asahan po natin yung napakaalong mga karagatan dito sa may northern seaboard ng Northern Luzon, dyan po sa Batanes, Cagayan, pati na rin sa may Babuyan Islands. Yan po yung general periphery kung saan po mamamataan itong epekto or nararamdaman yung malakas na epekto itong si Bagyong Karina. As much as possible po kahit walang gale warning po yung area po na yan, dahil naasahan po natin yung mga karagatan dito sa Luzon na nasa moderate to rough, as much as possible po ay iwasan po natin pumalaot, lalong-lalo na po yung may mga maliit na sakyang pandagat. Alright, marami pong salamat sa iyong oras na ibinigay sa amin, Pag-asa weather forecaster Rhea Torres.